Magandang umaga mga kaibigan. Papunta tayo ngayon dito sa Cebol Compound kung saan dito ay kasama natin ang mga ilan na kapulisan ng lungsod ng Pasig at kasama na rin natin dito ang ilan NGOs, non-government organization na maghahatid sila ng tulong dito sa mga taga rito sa lugar nitong Cebol Compound. At dito mga kaibigan, makikita natin na kinakailangan pang sumakay ng bangka para marating itong Cebol Compound. At maya-maya ay sasakay na rin ako para makita natin. Mga kaibigan, nung makatawid ako ay ito yung dinatnan ko dito at nakita ko itong mga kapulisan natin na niyahanda na itong matulong. Kagaya nito makikita natin dito ng mga food packs. At dito sa banda rito ay mayroong mga school supply na talagang niyahanda na nila para maipamahagi sa mga taga rito. Ayan. Sa pamumuno ni Lieutenant Catherine na delegante ay ito ay nagsagawa sila ng isang programa para makatulong dito sa mga taga Cebol Compound. At dito naman sa banda rito, itong mga gulay, may kamoting kahoy, repolyo, carrots, sayote, at kung ano-ano pang mga gulay, ito nga ipapamahagi rin nila dito sa mga taga rito nga sa Cebol Compound. Nakita ko rin dito ang mga iba't ibang grupo ng NGO sa non-government organization. Sila yung mga miyembro ng AXERS at ng PARBS, yung mga tumutulong o sumusuporta sa mga project ng mga kapulisan natin dito sa lungsod ng Pasig. Ito, yan mga yan. Ito nga yung mga programa ng mga kapulisan natin dito sa Pasig, gaya itong Barangay Yanihan Health and Food Bank. Ito, makikita natin to na matagal nang ginagawa ito ng mga kapulisan natin, itong mga programa na ito. At dito sa banda dito ay Adapt a Learn program. Ayan. Dito ay tumutulong din sila sa mga mag-aaral na mga bata. Ito, makikita rin natin dito si Ms. Catherine Delegante. At ito, meron pa silang isa dito na Adapt a Sitio program. Ito din mga nakikita natin, mga naka-t-shirt na puti na ito ay sila yung mga KPP na samahan ng mga kabataan yan dito sa lungsod ng Pasig na tumutulong at sumusuporta din. At ito naman yung mga prime lady na palagi rin na kasama ng mga kapulisan natin sa mga ganitong programa. Lahat po ng mga walang school supply sa mga bagets lalapit dito. Okay, bibigyan kayo ng ate at kuya ninyo ng ating mga school supplies. Okay? Mapa high school or elementary, pwede ho kayong lumapit. Okay ba yon mga bagets? Okay, so isa-isa muna. So magsisimula tayo kay ating naka-red, okay? Okay, so stand up ate. Music please. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. Pwede ka mag-share, ha? Okay, very good. Ikaw, kuya. Okay ba yan sa'yo? Isi-share mo yan sa kapatid mo, okay lang? Very good. So, ano yung mga nabigay po namin? Nagpapas sa pag-aaral nyo. Yes. Okay, thank you very much po. KKP da. Kabataan kontra droga at terorismo. Yan pala ang ibig sabihin ng KKP DAC.
Mga nagpapasalamat din po kami kay Mang Teniente Catherine Diligente ng Pasig Police Station. Thank you very much po, ma'am. Ano ba yung mga ipinamigay nyo ngayon dito? Ano lang po, simpleng school supplies po na makakatulong po for online class. Ayun po. Okay. Ano bang grupo ulit kayo? Ano po, KKP po. Ano yung KKP? Kabataan, katipunan na kabataan ng Pineda po. Ayun. Okay, maraming salamat sa iyo. Ayan nga yung mga grupo ng KKP na sila nga mga sumasama rin sa mga ganitong mga programa ng mga kapulisan natin na nandito nga tayo ngayon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Lubos po ako nagpapasalamat na ang puso nyo po nandito po sa Cebol Compound. Maraming salamat po sa pagpunta po ng grupo ng Pasig Police Station sa pamamuna po ni Teniente Catherine Diligente. Tama po ba yung pronunciation ko po ng apelido? Bigyan po natin ang masigabi palakpakan po sila. Pati rin po si Ma'am Lieutenant Asmin. Asmin. Yan. Maraming salamat po. Station 5 Commander. Okay. Ang ASEAN Pasig Chapter sa pangunguna po ni Artemio Servito, City Director. Okay. MPAPS. Lead by Ma'am Monet Baldos. Tama po? Maraming salamat po sa inyo. Ang Prime Ladies. Baka nakagreen sila. Thank you, Ma'am Rowena Asis. Maraming masalamat po. Ang Parts Chapter po ng pinabuhatan. Sa pangunguna po ni Ma'am Joby Lagon and Delphine Cabrera. Ito rin po ang Park Kelly Chapter sa pangunguna po ni Rodel Dimaano. And of course, ang KKP at ang Barangay Pineda, ang Kabataan kontra Droga at Turismo. Yan, sa grupo ni Chino Intana. Thank you very much po. Ayan, thank you ma'am, pinasalamatan na niyo lahat. Siyempre, nandito po ang inyong Substation 5 Commander, ang pinakamatikas at pinakagwapo sa lahat. Siyempre, magbibigay siya ng mensahe para sa inyo. Ayan, hindi ako nagsamali. Ano po din ang Jasmine, sir? Maraming salamat sa inyong lahat. Magandang umaga po. On behalf of our Chief of Police, Police Kerner Romance Arugay, ang kanyang ako pa, Police Lieutenant Colonel Juven Barbosa, at ang aming ako po, Police Lieutenant Colonel Delos Reyes. Sa chief ng SCAS, ang aking classmate, si Police Lieutenant Catherine Diligente. Maraming salamat. At ito nga, kinordinate niya sa akin at pinili niya itong Cebol Compound na magiging adapt sitio program namin. So maraming salamat na classmate at napili mo itong barangay pinagbuhatan, yung sitio compound, Cebol Compound na magiging yung adapt sitio. So maraming salamat sa inyong lahat. Magandang umaga. Thank you, sir. Ayan, Police Lieutenant Gazmin. Siyempre, bago bumuhos ang ulan, magsasalita rin po ang officer in charge ng Station Community Affairs Section. Lagi niyo po nakikita si Ma'am Catherine Diligente, ma'am. Good morning po sa inyong lahat. Okay po ba kayo? Okay! Alright, nandito po uli kami. Agaya po na ipinangako ko dati, babalik po kami at nandito kami ngayon. Okay? At daladala po ang aming mga handang tulong sa inyo. Ito po ay tama po si Maid Gasmin. Ito pong aming presensya dito kasama po ang mga kaibigan natin sa NGO ay tinatawag po natin Adapt a Sitio Program. Ibig po sabihin, ito pong si Cebol Compound, ito po ang adapted ng Pasig City Police Station at ng NGO ng Pasig para tuloy-tuloy po natin tulungan. So hindi lang po mga pagkain ang po pwede po namin maibigay sa inyo sa Cebol Supplies.
magdadala din po kami dito ng mga taong tutulong sa atin para ho mabigyan ho kayo ng trabaho yung wala hong trabaho. At kung meron po tayong PWD dito, or kung sino po yung mga nangangailangan na i-renovate po yung kanilang bahay, halimbawa po, so parang kailangan na po nila. Pero hindi po kami magkagawa, hindi po pag maganda bahay, hindi na kami magkoconstruction ha. Siyempre yung nangangailangan lang. Okay. Meron din po tayo niyan sa kabulisan, yung ating DMMB builder. Pero for now, ito po muna ang aming hanggang sa inyo, ang ating barangay food bank. At kanina nga po, namigilin tayo ng school supplies para sa ating mga kabataan. At ngayon naman po yung mga kananayan at mga kaatihan. Ang bibigyan natin naman ng mga food packs naman po para sa gayon makatulong naman po sa inyong tanghalian or hapunan. Okay, so ang hinihiling lang po sa akin namin ay huwag po kayong magdikit-dikit, one at a time, at huwag po kayong magtanggal ng face mask. Okay po ba yun? Yes po! Okay, dahil po dyan, magsisimula na po tayo sa ating pagpapabila, pero mag-picture po muna tayo ng isa bago po umulan. Okay? Thank you. Thank you, ma'am. Ayan, picture po muna tayo. Bilisan natin bago umulan. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. Town to town, from London to Taiwan, I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight, we will fly above the sky. We are heroes tonight, yeah. Ano po itong Adapt a City program? Ito pong Adapt a City program, ito po ay yung tinatawag natin Sibol Project o yung simula ng bagong pag-asa para sa ating mga kababayan dito sa ano sa Pasig City, okay. Particular dito sa Ilugin Phase 2 at saka Phase 1. So, ito pong Adapt a City program, ibig sabihin ito pong lugar na ito, ito po yung i-adapt ng Pasig City Plus State. Kung saan yung pong mga tulong na ibibigay po natin sa mga kababayan natin sa Pasig, dito po natin i-concentrate. Oh. Opo. So, ibig sabihin, hindi lang po sa mga ganitong bagay kami tutulong, yung sa magbibigay po ng mga contacts sa kasapinin program. Uh-huh. Yung pong mga kasama natin dito na mga wala hong bahay, o kaya yun, naman sira-sira yung bahay, tutulungan po natin maging maayos para nang sa gayon maging komportable naman sila sa pagtulong or sa pagtira nila dito. May nakita na kayo dito na kailangan i-repair o wala pa? Meron po. Bali, bahay po yun ang dalawang PWD natin, oh, na wala okay. Po na masyadong naglulokout sa kanila. So kahit paano, at least matulungan natin sila maayos yung kanilang bahay. Yes, yes. Kahit man lang yung simpleng palikuran. Correct. Na magkaroon sila sanitation, ng sanitation, no? Sana masama niyo ulit kami, ma'am, dito. Yes. No, siyempre, magandang programa yun. Bukod doon, yung mga walang trabaho, i-assess natin kung anong mga kakayahan nila. Mm-hmm. Kasi meron tayong mga companies na willing namang tumulong. Lalo na sa construction companies na mga willing naman tumanggap ng mga ano, ng mga kababayan natin na nangangailangan ng trabaho. Siyempre na sila ay masipag at sila ay willing naman magtrabaho. Sa kabila ng pandemic, may tutulong pa rin. Yes, sa kabila ho ng pandemya, ang Pasig City Police Station po sa pamumuno po ng aking Chico Police na si Police Colonel Roman C. Arugay ay napaka-willing na tumulong sa ating mga kababayan dito sa Pasig. Lalo-lalo na po dito sa Ilugin Phase 2 na tinatawag natin Sibol Compound. Ito po ay unti-unti ho nating aayusin, pagagandahin. At ang ito nga po, meron nga po tayong sponsor na nagbigay ho ng kanyang tulong. Nagpahayag po na ito pong ating tulay dyan, yung nakikita nyo po tinatawidan natin dyan. Kanya pong papaayos siya po. Talaga? Opo. Wow. Meron pong
tulay na ano, actually courtesy of ano, Konsihal Junjun Concepcion po yun, pero yung pong bangka naman ito po ay courtesy po ng Sonar o ng Nippon Tech at saka ng Pasig City Police Station. Ang mga kailan daw yung tulay na yun? Yung pong tulay nakaschedule daw po yun this coming year. Pero yung pong ano, yung pong bangka, yung urgent nating gagawin para na sa hindi naman po sila nahihirapan ng tawid-tawid. Yes, since yes. Tag-ulan na. Correct, correct. Ayun. Okay. At sa mga gusto pa naman po tumulong yun sa Pasig City Police Station, sa mga stakeholders po natin, welcome na welcome po ang tanggapan ng Pasig City Police Station sa mga tulong na gusto niyo pong iparating dito sa ating mga kababayan sa Cebol Compound. Ayun. Salamat, ma'am. Okay, maraming maraming salamat po. Ayun. Pasig News Update.